And you are now watching Legal Minds, kung saan ating lilinawin at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Yung friend credit card holders ay qualified sa pawayan at simula ang pambayad. Kaya meron tayong order guidelines sa PAW na pwede silang pumayad. Hindi in-specify sa batas kung ano yung other identifying features, pero example siguro niyan kung meron kang prominente na... Pag credit card, wala namang guarantor na ngayon eh. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may edad o malas mga litrato o nagkipagtalik, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang programang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga isyu at paksa na may kinalaman sa batas. Ako po si Christian Manyo. Ngayong araw ating hihimayin at aalamin ano nga ba ang trabaho ng International Criminal Court at ano nga ba ang mga dinidinig na kaso dito. Lahat ng yan ay ipapaliwanag ngayong araw ni Attorney Mark Tolentino. Nitong mga nakaraang taon, madalas nating marinig ang usapin tungkol sa International Criminal Court o ICC. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng ICC? Para saan ito? At ano ang mga kaso na dinidinig dito? Yung ICC, International Criminal Court, is actually na-establish ito noong 1988 under Rome Statute. Okay? 1988, then yung Pilipinas is one of the signatory of this ICC. So, ibig sabihin, part na tayo sa International Criminal Court. It was signed in year 2000 but ratified only in 2011. Right. But under Philippine Constitution, kailangan i-ratify yan ng Congress, di ba, ng Senado. So, 2011, part na tayo dyan. So, itong International Criminal Court, yung mga idinimanda mo, individuals. So, may mga kaso na covered ng International Criminal Courts. Normally, lahat ng kaso under International Criminal Courts, it affects international concerns. So, hindi pwede na mag-file ka sa ICC kasi may utang ka sa akin. Hindi pwede yan. Lahat ng kaso under ICC, kailangan may international relevance. Okay. It affects family of nations. Mm-hmm. So, hindi pwede na mag-file ka kasi gusto ka lang mag-file. It really affects family of nations. So, ano yung mga kaso na covered under ICC? Una, yung genocide. Okay. Genocide, isang buong tribu, patayin mo. Mas, genocide. Crime against humanity. Yung mga ganyang kaso. O ano pa, yung tinatawag na crime against humanity, genocide, kasama yung mga terrorism, mga ganyang mga kaso. Mm. War crimes, war of aggression, mga ganyang kaso. But all these cases should affect national interest. May procedure tayo under ICC. Ano ba yung procedure? Kung gusto ka mag-file sa ICC, ang unang gagawin mo is to file parang communication. Parang letter of complaint pa sa atin, communication. Tapos, pag-file doon, pag may i-refer yan sa isang fiscal, parang prosecutor, itong tinatawag na pre-examination. Itong pre-examination, titingnan kung may basihan ba na imbestigahan. So, hindi pa, there is no such thing as investigation. Titingnan lang kung may basihan ba. A court of last resort. Ganyan ituring ang International Criminal Court o ICC. Ngunit ano nga ba ang mga dahilan o grounds upang dalin o iakyat ang kaso sa International Criminal Court? At wala nga ba tayong kakayanan upang resolbahin ang mga kaso ng bansa at kailangan pandalin sa ICC? When we signed the ICC law or yung tinatawag na Rome Statute, may kondisyon ang pagpirma ng Pilipinas. We did not sign it absolutely, but we signed it with certain condition. Ano ba yung principle of complementarity? Ang ibig sabihin doon, ICC should only be the court of last resort. Ano bang ibig sabihin ng court of last resort? Ibig sabihin doon, kung wala nang, if the state is unwilling to prosecute a certain individual,
if a state is unwilling to prosecute a certain case, doon na diretso sa ICC. Ang tanong, unable ba? Yun ang first question. Doon yun, yung mga ganyang question, doon yun sa pre-examination. Okay. Titingnan ng piskal ng ICC, prosecutor ng ICC, kung ang Pilipinas unwilling ba? Kung ang Pilipinas unable ba? Yun ang first question. Kasi ang tanong, sabi nila, unwilling daw kasi palaging na-dismiss yung impeachment. Di ba? Yes, totoo yan. Under the principle of the democracy in the Philippines, may tinatawag tayong presidential immunity. Mm-hmm. But itong presidential immunity, hindi naman ito for life. No, totoo. Only during the term of the president. Bakit may presidential immunity? Para at least hindi natin dapat disturbuhin ang ating presidente. Relieve siya sa stress. Kasi bibigyan natin, kasi yung may term siya eh. 6 years lang eh. Mm-hmm. Bibigyan siya ng chance na magtrabaho. Okay? Kasi kung hindi natin siya, kung disturbuhin natin siya sa mga kaso, anong gagawin niya? Hindi na siya magtrabaho. Ang gagawin niya is just to defend himself. So, ano mangyayari sa Pilipinas? That's why ang reason of this law, yung tinatawag na Parliament Presidential Immunity, huwag mong disturbuhin ang presidente. Ibig sabihin, ang Pilipinas is not unwilling, is not unable, kasi kahit na may presidential parliament immunity, may impeachment naman. Assuming hindi presidente, ibang tao lang, si Mr. Juan de la Cruz. May ang tanong dyan, pwede ba natin idemanda si Juan de la Cruz sa ICC? Hindi rin. Bakit? May batas tayo sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na international humanitarian law. Okay? May batas nga eh. Ang term ng batas, Republic Act 9851. Ibig sabihin, the Philippines can prosecute international cases. Republic Act 9851. So there's no such thing as unwilling. Unwilling or unable. Kasi ang Pilipinas willing and very able to prosecute international cases. Okay. In fact, may batas tayo in international humanitarian law. Okay. Very clear yan. Pwede nga ba mag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban sa isang presidente? Paano kung hinatulang convicted ang isang individual? Maaari nga bang ipatupad ang mga desisyon ng International Criminal Court sa bansa? May nagtatanong sa akin about yan eh. Itong ICC. Assuming na-convict ang isang tao, or paano i-file ang kaso? Pwede ba si ICC, International Criminal Court, mag-issue ng warrant of arrest against the President of the Republic of the Philippines? No, totoo po. So, ang tanong dyan, is the decision of the ICC enforceable in the Philippines? Di ba? Ang sagot dyan, enforceable but hindi automatic. Paano po yun? Dadaan pa yan sa court ng Pilipinas. Okay? Dadaan pa yan sa court ng Pilipinas. Anong gagawin niya? So, ang court, sabihin, dadaan siya sa court ng Pilipinas, dadaan sa DFA, Department of Foreign Affairs, na may i-warrant sila, issue ng warrant of arrest. So, pagkatapos, kung may ganon, dadaan pa yan kung okay sa DFA. Okay? Okay. Assuming na okay sa DFA, ganting lang yan. Detention lang. Sa doon sa magandang hotel nila sa Netherlands, hindi kulungan, parang detention center, na yung detention center nila sobrang ganda. Parang hotel. Ah, talaga? Oo, parang hotel. Talaga, attorney. Yung detention nga eh. Tapos may tinatawag tayong due process. Depende rin ni ICC, magpumili siya kung saan court pwede ikulong. Okay po. Pumili sila sa saan court na particularly yung signatory ng Rome Statute, yung natawag na 124 countries na nag-sign ng ICC law. Okay. Itong ICC law is permanent to. Permanent yung court nito, International Criminal Court, permanent. Mm-hmm. Hindi kagaya ng ibang court. For example, may mga kaso before, yung sa Yugoslavia yata yon before, na yung United Nations nag-establish ng special court. Only for this case. Itong ICC, nandiyan na yan. In fact, since yung pag-establish ng ICC noong 1988, 12,000 na kakaso ang na-file doon.
But sa 12,000 na na-file doon, ang pumunta sa trial, 9 lang. Kasi yung ICC is a court of last resort under principle of complementarity. Hindi mo pwedeng idemanda yung isang tao kasi gusto mo lang idemanda doon. Like this case, the President of the Republic of the Philippines, President Duterte, ang purpose ng kalaban is just to embarrass him. Ano bang basis ng kanilang pag-file? Crime against humanity sa ilalim ng war on drugs. Yan ang isa sa patuloy na binabatikos sa mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit maaari nga ba itong dalhin at idulog sa International Criminal Court? Is it a crime against humanity? Actually, if you read the political law or the Constitution of the Republic of the Philippines, the government may tinatawag tayong exercise of sovereign right. Exercise of police power. So ano ba yung exercise of police power? Exercise of sovereign right. Yung government of the Republic of the Philippines has the right to regulate liberties for the promotion of general welfare. Okay. In this case, ano bang ginagawa ng presidente ng Pilipinas? Regulating, executing of the law, implementing the law. Anong purpose? For the promotion of general welfare. And if you read the mga write-ups, mga sinasabi ng mga expert in international law, wala pang na-prosecute sa ICC who is very popular in his country. Totoo yan. Wala pa. Sino bang na-prosecute dyan na very popular as the President of the Republic of the Philippines? Walang ganun. Sabi ng batas, we need to follow the principle of complementarity. Mm-hmm. They have to go to the Philippine courts. Okay. Kailangan sila, kung gusto silang pumunta sa ICC, kailangan nilang i-prove na yung Pilipinas, yung justice system ng Pilipinas is unwilling and unable. Kailangan nilang i-prove na wala tayong Department of Justice. Okay. Kailangan nilang i-prove na wala tayong RTC, MTC, Supreme Court, Court of Appeals. Kailangan nilang i-prove yan. Mm-hmm. Kung mayroong ganun, kailangan i-prove nila na house show yan, drama lang yan, tao lahat ni Presidente. Mm-hmm. Kung hindi nila ma-prove yan, dismiss ang kaso. Ano bang purpose nila? Bakit nila i-file sa ICC? Media. They have to broaden the media mileage. Kasi yung kung dito sila magsalita sa Pilipinas, yung media mileage nila is limited. Only to the within the Philippines. But kung mag-file sila sa ICC, media mileage around the world. Of course. Yun talagang purpose is actually to embarrass the president. Mm-hmm. Kasi alam naman nila, yeah, they're all lawyers. Alam nila na yung ICC is the court of last resort. Mm-hmm. Kasi court of last resort, kailangan nila i-prove na ang Philippine courts unable, unwilling. Wala tayong batas about international law. Wala tayong impeachment court. Lahat ng tao dyan sa House of Representatives, wala yan, mga puppet yan ni Presidente. Kailangan na i-prove yan. Mm-hmm. Kung hindi nila ma-prove kahit isa doon, hindi madidinig yung king. Madidismiss. Punta dito yung piskal. Titinan ang Pilipinas. Okay. Be, ang DOJ, may DOJ secretary ba dyan? Titinan nila. Be, may Supreme Court bang Pilipinas? May piskal ba dyan? Titingnan nila lahat yon. May House of Representatives ba? Or nandito na ba tayo sa narco-politics? Titingnan nila yan. Actually, ganun yan. Pag, wala pala eh. Dismiss ang kaso. Okay. So, ibig sabihin, if you read the rules of the ICC, International Criminal Court, wala pang kaso na na-file. Mm-hmm. In fact, wala pang investigation eh. It is just only an examination kung may basihan ba na pupunta tayo sa investigation. Wala pa tayong evidence stage. Ang tinitingnan kung may jurisdiction bang ICC over in this case. May karapatan ba sila na dinggin ang kaso? First question, under the principle of complementarity, kailangan na i-comply yun. Kung hindi, di-dismiss. So walang kaso. Ang kaso, aakyat yun sa investigation stage, pre-investigation. Okay. So hindi pa natin i-prove na si Presidente, siya nag-order na patayin ang mga drug lord, ang mga drug user. Wala pang ganong issue. Mm-hmm. Hindi pa doon. Hindi pa sa ganong level. May kinalaman nga ba o koneksyon ang United Nations sa International Criminal Court at ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang organisasyon na ito? ICC is an independent body
from the United Nations. Okay. Hindi siya, actually, hindi siya under the control of United Nations. It is a permanent court. When you say permanent court, unlike before yung sa Yugoslavia tragedy before, yung UN, gumawa sila ng special court. Ibig sabihin, temporary court lang yan just to prosecute and to hear and to try cases. Kasi independent siya sa United Nations. Maging part lang siya ng United Nations because pag may decision itong ICC for purposes of enforcement, dadaan sa UN. Okay. Dadaan sa UN, then yung UN pupunta naman sa state to implement the decision. So ibig sabihin, hindi siya automatic. For example, you are guilty of the crime against humanity. Hindi pwedeng kulo agad. Dadaan pa yan sa United Nations, Department of Foreign Affairs, then kung saan ikulong, mga ganun, mahabang proseso. Okay. So, hindi siya na kagaya sa court ng Pilipinas na pag na-convict ka, kulong ka agad. Hindi ganun. Dadaan pa yan sa mechanism under the diplomatic mechanism of the United Nations in relation sa ICC. Muli, ako po si Christian Manyo at ito ang programang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga isyu at paksa na may kinalaman sa batas. Kung kayo ay may question o topic na gustong pag-usapan, i-message lang yan sa aking Facebook page na Christian Manyo o kaya naman i-tweet ako sa aking Twitter handle na at @xchan_mano. Magandang araw! And you are now watching Legal Minds kung saan ating lilinawin at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Friend credit card holders ay qualified sa pawayan kasi wala kang pambayad. Kaya meron tayong order guideline sa PAW na pwede silang kumakas. Hindi in-specify sa batas ano kung ano yung other identifying features. Pero example siguro niyan, kung meron kang prominente na... Pag credit card, wala namang guarantor na ngayon eh. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong... pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may hubad o malas mga litrato o magkipagtalik, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas.